so relentless. I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Muli, welcome po sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli ako po ang inyong kapatid na makakasama po ninyo muli sa loob ng isang oras. Ako po si Brother Dexter Durante, ang patuloy na nag-aanyaya sa inyo na manatili lamang po kayo sa himpilang ito. At ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay may malaking gagawin sa ating pong pagtitipon sa pamamagitan po ng programa at palatuntunan ito. Kumusta na po kayo mga kapatid at mga minamahal kong tagapakinig at mga kababayan ko na nakatuon ngayon sa himpilang ito? Ako po'y naniniwala na dahil po sa biyaya ng Diyos, kayo po ay nasa maayos at magandang katayuan at kalagayan. Muli tayo po ay meron na namang pagkakataon na makapagsahing papawid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And it's another week for us. Ano po, isa na naman pong blessing ng Diyos ang ibinigay sa atin para tayo ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng programang ito. At ngayon pong araw na ito ay ako po ay nagagalak na ibahagi po sa inyo ang isang pangyayari po, isang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung inyo po mapapakinggan sa araw na ito ay preaching po na nangyari po at naganap sa isa po sa Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Alabang. At ito po yung aming pong pagtitipon ng araw na yon. At ako po'y nagagalak na ito po'y maibahagi sa inyo sa pamamagitan po ng radyo. At matapos po na mapakinggan ninyo ang pangaral na salita ng Diyos, ako po ay muling magbabalik at para po kayo ay anyayahan at makapanalangin din po tayo bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ano po? At kung sakali po na kayo po ay napagpala ng ministeryong ito, at meron po kayong mga prayer request na gusto ipaabot sa ministry ito, mangyari lamang po na i-text nyo po kami at we are standing by para po i-receive ang inyo pong mga text messages. Ito po ang ating number na pwede nyo pong ma-text sa araw na ito habang kayo po ay nakikinig ng programang ito. Ang ating pong number is 0922-820-9866. Ulitin ko po, ang ating pong cellphone number na nakaantabay sa gabing ito, sa araw na ito, para po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos ay 0922-820-9866. Ano po? At anytime, you can send your prayer request and we are standing by to pray for you. Well, God bless you po at ako po ay muling magbabalik at pakinggan niyo po, narito na po ang mensahe na nangyari at naganap po sa isang gawain sa Alabang Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. God bless you po and I'll be back again tapos po kayo makapakinig ng mensaheng ito. So ngayon po umaga, dadalhin ko po ang mensahe at ang mensahe po na ating pagsasalusaluhan na ating po pag-uusapan sa umagang ito ay matatagpuan sa sulat po ni Santiago. Kaya ngayong umaga po ito, buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung kayo po may dalang Biblia sa umagang ito, open your Bible sa James chapter 1 at dito ko po kukunin ang mensahe na aking pong ibabahagi sa inyo sa araw na ito na Linggo sa ating pong pagsasama-sama at pagtitipon-tipon. James chapter 1, basahin po muna natin sandali ang mga talata na ating pong papasadahan sa araw na ito. James 1, from verse 1, babasa po tayo hanggang tayo po ay umabot sa talatang 8. James chapter 1, beginning verse 1 to 8. Basahin po natin, nagsabi po ng sulat ni Santiago, kung Tagalog Bible po ang inyong Biblia, you cannot find the word James. Ano po? Alala lamang po, kung Tagalog Bible, wala po James sa Tagalog Bible, dahil ang Tagalog Bible po, ang Tagalog sa kanyang pangalan ay Santiago. Ano po? So, sabi sa verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect
and entire wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Tayo po ay sama-sama ng yumuko, tayo po ay dumalangin sa Panginoon sa oras na to. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at muli binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral at makarinig ng iyong mga salita. Ama, kami pong lahat ay naririto na may iisang layunin, iisang adhikain. At ang adhikain at layunin ito ay nais naming maunawaan ng iyong mga salita. Lord, speak to us. Mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At tulungan mo ang bawat isa na makaabot sa pangunawa. Again, Holy Spirit, we believe that you are the greatest teacher of the church. Ikaw po ang ipinangako ng Panginoong Jesus sa mga mananampalataya na magpapaunawa ng mga bagay na espiritual at makalangit. E hayaan mo na ang bawat isa ay mapuspos ng iyong kapangyarihan na makaunawa. At gamitin mo lamang po akong daluyan at instrumento mo sa oras na ito. At di lamang ang mga naririto ang aking idinadalangin, maging ang mga kapatid na makakapakinig nito sa iba't ibang paraan gaya ng radyo. At kung ito man ay kanilang mapapakinggan sa pamamagitan ng aming website, Panginoon, Lord, I pray that the same power and anointing be upon them as well. Maraming maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi na Amen. Palakpakan niya po namin sandali ang Diyos sa buhay. Hallelujah. He deserves the praise. James chapter 1, atin na pong pag-aralan ng sulat ni Santiago. Pansinin po natin sa verse 1, ang sulat ni Santiago, kanya pong panimula ay ang kanyang pagpapakilala kung sino siya. At sa kanyang pagpapakilala, ang sabi po ni Santiago sa kanyang sulat, ang sabi niya, he represents himself as a servant of God, lingkod ng Diyos, at di lamang lingkod ng Ama, kundi siya rin ay lingkod ng Panginoong Jesucristo. So when James was here on earth, he works and he spent his life as a servant of God, and not only God, but also of the Lord Jesus Christ. Nakikita po natin dito sa verse 1, sa sulat ni Santiago, meron pong specific kung kanino po niya ito pinadala ang sulat na ito. Dahil meron pong intention kung kanino po itong sulat na ito at para kanino ito. If you would notice, ang sabi sa verse 1, the letter of James was specifically given and written for the 12 tribes of Israel. Sino po ba itong 12 tribo na tinutukoy dito ni Santiago sa verse 1? The tribes of Israel was the sons of Jacob. Ito po yung 12 anak ni Jacob. At mapapansin po natin kung ating pag-aaralan ng family tree ng mga Hudyo, lumalabas na ang bawat Israelita, they are very unique as a nation. Sa akin pong pagkakaunawa, there is no unique nation compared to the nation of Israel dahil ito lamang po ang bansa, ito lamang po ang lahi sa ibabaw ng lupa na sila'y magkakamag-anak. Hello? Sa ating pong bansa, gaya ng Pilipinas, we have a diversity here in our nation. Meron po tayo ng mga kababayang Pilipino na ang kanilang descent ay galing sa Chinese descent. Meron naman po majority ng Pilipino na ang kanilang descent ay galing sa lahi ng mga Malaysia. Meron po iba na half na merong Amerasian, kung tawagin, kalahati Pilipino, kalahati ay Amerikano. Multicultural, kung tawagin ang lahi natin bilang mga Pilipino. Pero itong mga Hudyo, ay napakatindi po at napakaganda ng kanilang pong pagiging lahi dahil they have been preserved to be a family. Kaya nga po naging mahigpit ang Diyos sa kanyang paalala at sa kanyang batas na ibinigay sa Israel that God is not allowing
yung tinatawag na cross marriage, cross cultural marriage, ipinagbabawal po yun ng Diyos. What was the intention? Number one, ayaw kasi rin ng Diyos na ma-infiltrate ang bayan ng Israel ng ibang pananampalataya. Another good reason is ayaw ng Diyos na magkaroon sila ng paglayo sa Kanya. Pero isa rin napakagandang dahilan ay upang ma-preserve ang bansang ito as a family. At 12 tribo, ibig sabihin ito yung mga descent galing doon sa 12 magkakapatid sa panahon nino ni Jacob. Pero dito po sa puntong ito sa verse 1, the 12 tribes of Israel na tinutukoy po dito ni Santiago doesn't consist of all the Jewish people, ang kanya pong sinusulatan. But this time, ito pong 12 tribo na sinusulatan ni Santiago rito ay specifically, these are the Christian who are Jewish during that time na tinumanggap po sila kanino? Kay Jesus Christ. Pero para maunawaan po natin ang mensahe ngayon pong oras na ito, gusto ko po magdagdag sa inyo ng konting history para maunawaan natin dahil ang pamagat po na mensahe na aking babahagi sa inyo is the beauty and the joy of trials. Ulitin ko po ang titulo. The beauty and the joy of trials. Sino po ang mag-aakala na may dalang ganda ang pagsubok? Tama po ba? Sino po ang magsasabi na ang pagsubok ay may magandang gamit sa ating pumbuhay? To be honest, ang perception po ng tao sa pagsubok is a bad thing. Pero ngayon pong araw na ito, ay gusto ko pong makita ninyo na ang pagsubok ay hindi po laging masama. Meron po ito ring gamit na kabutihan, lalo na sa mga anak ng Diyos. Kaya pansinin po natin dito sa panahong ito ni Santiago. Sa verse 1 ay makikita po natin yung condition ng kanyang mga sinulatan. What was their condition when James wrote to them this letter? At sabi sa verse 1, let's just read the whole thing. Sabi sa verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are, nasan po sila? Scattered abroad, greeting. So ano po ang kalagayan ng mga Hudyo na mga kapatid niya kay Kristo nung panahong yon? Sabi po ni Santiago, yung kanya sinulatan ay mga Hudyo na nangalat sa iba't ibang panig at lugar ng daigdig. And ating pong pag-usapan, paano po nangyari na yung kanyang mga sinusulatan ay nangalat? Now, this is the history. Now, si Jesus, nung siya po ay nasa ibabaw ng lupa kasama ng kanyang mga alagad in the flesh. Nung siya po ay lumakad sa ibabaw ng lupa gaya ng tao, nakasama siya ng tao sa ibabaw ng lupa. Madalas na ipinapangaral po ng Panginoon sa kanyang preaching that he will die, but after 3 days, he will rose again from the dead. Tama po ba? At yan nga pong bagay na yan ang isang bagay na nagdala kay Jesus din sa tinatawag na nakaguluhan dahil hindi po yan matanggap ng mga Pariseo. They cannot accept that statement. Kaya si Jesus ay naroon sa kanyang pagpapahayag on his mission. Pero meron pa pong isang mga grupo ng lahi ng mga tao noong panahon yon na hindi po matanggap yung sinasabi na yun na mabubuhay mula sa mga patay. And sino po yung lahi yun? The Roman government. The Roman race. Dahil noong panahon po ni Jesus, ang panahon po yun ay ang Israel, though they are a nation, pero noong panahon yun, they were under the rulership and the government of Rome. Kaya nga po may mga ilang mga mali sa pananaw ng maraming Kristiyano at di ko alam kung kayo'y kagaya ko noon. Dahil ako'y isa nung araw na nagsasabi pagka po mahal na araw at ipinapako ang Panginoon tapos ay ikaw ay naglalaro, ikaw ay hindi nangingilin kung tawagin nung araw sa kultura ng mga matatanda. Ang biruan namin nung araw at ako'y may naniwala, ang sasabihin sa iyo, bakit ang gulo-gulo mo? Alam mo ba patay ngayon si Jesus? Ano ka ba, Hudyo? At tinanong ko nung araw kung bakit nagiging ganun ang statement na pag hindi ka nakisama sa kanilang pangingilin o pagdadalamhati, pagmahal na araw, bakit sinasabi ko Diyo? Because they have this belief
that Jesus died in the hands of the Jews. Dahil sa paniwala na ang Panginoong Jesus ay namatay sa kamay ng mga Hudyo. Pero pag inaral mo po ang Biblia, and if you are in the pursuit of correcting your history, Jesus never died into the hands of His own people. He died in the hands of the Gentile race called the Romans. Sino po ang nagpapako at sino po ang pumatay kay Jesus? Hindi po mga Hudyo. Ang pumatay po kay Jesus ay mga Romano. Hello? Tama po ba? Sino po ang nagdala sa kanya sa krus? Sino po ang nagpako kay Jesus? It is the Roman soldiers. Kaya nung si Jesus po ay namatay sa krus, the Romans knew what Jesus had been teaching. Na mula sa mga patay, siya'y muling mabubuhay after 3 days. So ano po ang naging action ng Roman government doon sa statement na binitawan na yon ng Panginoon? Because they don't believe that Jesus would come alive. Pero ang kanila pong nasa isipan noong panahong yon ay ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga followers ay kukunin ang bangkay ng Panginoong Jesus at ipamamalita, ipagsasabi na si Jesus ay nabuhay, pero ang totoo, si Jesus po'y ninakaw yung bangkay. Upang mag-create ito ng mas malaking following, dahil noong panahong yon, the Roman government is trying to protect their government para po ang mga Hudyo ay hindi mag-aklas at hindi makakuha ng lakas. They're preventing a coup d'etat. Dahil noong panahon yon, ang mga Hudyo is under their rule. Kaya ang mga Hudyo hindi po makalaban sa Roman government because they are lacking a leader. Kaya nga po may isang instance na sinalubong nila si Jesus noong nakasakay sa asno. Naalala niyo po yon at ginagawa natin yon tuwing mahal na araw ng marami sa ating mga kababayan, na yung tinatawag na araw ng palaspas. Did you know the main story there, the real reason kung bakit po sinalubong si Jesus ng mga palaspas nung araw na yon? The real story about that is the Jewish people who raised and waved the leaves of the fig tree at naglatag pa yung iba ng mga tinatawag na mga blanket sa kanilang daraanan. They were not lifting Jesus as the Son of God. Di po nila itinataas ang Diyos bilang anak ng Diyos noong panahon yun. Their mind is this. They were thinking that now we have a leader. Gusto po nila kasi ng isang leader na pangungunahan sila para magkaroon ng revolusyon laban saan? Sa Roman government para pumabawi na nila muli ang kanilang identity. Kaya nga po yung mga Pariseo na ang leaning, ang kanilang biases ay nakalean sa Roman government, they're always looking for something that will put Jesus into trouble. Para po kaagad ay mahuli si Jesus. At isa sa kanilang gustong gawing istorya is Jesus is trying to start a revolution. Kaya nga one day, nandun po ang mga Pariseo at tinanong nila si Jesus at sabi, "Will you teach your people to pay their taxes to Caesar?" Tinuturuan mo ba ang iyong mga tagasunod na magbayad ng buwis kanino? Kay Caesar? Dahil ang kanilang objective ay makitaan nila ng buta si Jesus that Jesus was not a law-abiding citizen. At pagka sinabi ni Jesus na I am a son of God and I don't espouse, I don't preach and teach about paying taxes. Ano po ang gagawin po ng mga Pariseo? Susumbong yun kanino? Sa Roman government. And Jesus will be in trouble. Why? Because it's an act na si Jesus po hindi nagpapasakop sa gobyerno ng Roma. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, if you're familiar with the story, ano po sabi ni Jesus, give me a penny. Bigyan niyo ako ng coin. At inabutan po siya ng barya noong panahon yun, if you know the story. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, sinong mukha ang nakaukit dito sa pera niya? Ang sabi ng mga tao, tinanong, somebody answered him and said, it is Caesar. And sabi po ni Jesus, give to Caesar what is due to him, but give to God what is due to God. Ibig sabihin, Jesus is saying this, the government is asking tax from you,
So as a Christian, you are obliged to pay your tax. Sabi mo nga sa iyong katabi, o pinagbabayad pala ng buwis sa mga Kristiyano. Hello? Amen? You know, a true Christian is a law-abiding citizen. Hello? Pangalawa, sabi ng Panginoon, now, you give Caesar, give to the government what the government is asking from you. But also, there's another government that's a government of God, and give to God what He's asking from you. Hello? Tama po ba? Eh, pinakita po ni Jesus that He has no intention against the government of Rome. And meron pang isang incident one time, ang tinanong siya ng kanyang mga alagad mismo. Ang tanong ng kanyang mga alagad kay Jesus ay ganito. Ang sabi nila kay Jesus, and this happened in the book of Acts, so siya po'y resurrect na from the dead. In Acts chapter 1, tinanong po siya ng kanyang mga alagad. Imagine the hype, imagine the emotional. Napakataas na ng emosyon ng mga alagad. Remember, bago po mangyari yung incident sa Acts chapter 1, a few days ago, they were living in fear. Tama po ba? Dahil lumamatay po si Jesus, nagbago po ang buhay ng mga alagad. All of them became hopeless. Lalong-lalo na po si Pedro. Dahil imagine si Peter, the reason why he pursued and followed Jesus nung si Jesus po'y dinakip, dahil si Pedro ay meron pong ugali na gusto niyang, alam niyo yung salitang pabida? Gusto po niya laging mag-act as a hero. Amen? Gusto niya laging lamangan yung labing isa niyang kasama at palabasin na siya ang pinakamaasahan ni Jesus at yung labing isa ay walang kwenta. Hello? That's the Peter attitude. Kaya si Peter lamang po ang sumunod kay Jesus nung siya po'y dinakip from the Garden of Gethsemane at siya po'y dalhin doon sa lugar kung saan siya'y lilitisin. At pagdating doon, pero prior from that incident, ahead of time, Jesus already prophesied what's going to happen. Tama po ba? Bago po mangyari yung incident na yon, Jesus already gave a word. Nagbigay na ang Panginoong Jesus ng salita kay Pedro kung anong mangyayari. Na sabi ni Jesus kay Pedro, there will be a time in your life, Peter, that you will deny me. But you will not deny me once, but you will deny me thrice. And this is the sign that you are going through that, natitilaong ang manok. Naalala niyo po yun? Amen? Pero Peter ignored the prophecy. Hello? Hindi po niya binigyan ng pansin. He did not take it to heart. Yung propesya niyo. Kaya another lesson that I will drop to your heart, when God send a prophecy to your life, take it to heart, please. Pag nagbigay ng mensahe ang Diyos sa iyo, ilagay mo yon sa iyong puso. Take it to heart. Meditate on the prophetic words that God has given to you. Amen? Because prophetic words from God are intended to protect you and help you. Amen? Kaya hindi mo dapat binabaliwala ang mensahe ng Diyos na mga personal na pinadala sa iyo ng Diyos sa iyong buhay. Kaya pag may narinig ka na prophetic message para sa iyo, napakahalaga na ikaw po'y may notebook, meron kang talaan, meron kang listahan. Ako po sa akin po, dahil I don't have a notebook literally, but I have an iPad. Pag may mensahe ang Diyos na personal para sa akin, I quickly write it down and put a date, put a time, so that I would be reminded that God sent to me something about this. At binabalik-balikan ko po yun. Binabalik-balikan ko po yun para magkaroon ako ng gabay sa balak at plano ng Diyos sa akin pong buhay. So si Pedro ay binigyan ng Diyos na paalala na may mayayari ito sa kanya, but Peter doesn't give time to put it into his heart. Pero isang araw, nangyari po yung prophetic message. Tanda po natin din ang prinsipyo nito, mga kapatid. If God sends you a word, you don't have to do anything because God will make it happen without your help. Pag ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng pangako, wala kang dapat gawin dahil siya ang gagawa na mangyari at maganap yung kanyang salita. Ano lamang ang dapat mong gawin sa pangako ng Diyos? Isa lamang po. All you need to do is believe. Hello? Pag sinabi ng Diyos sa iyong personal, Son, I will do this to your life. Huwag mo na pong isipin, Panginoon, paano ba mangyayari yan? Mahirap lamang ako.
Huwag ka pong mag-alamaria. Alam niyo yung alamaria? Alamaria attitude? Alaala niyo po yung alamaria attitude? Ano yung alamaria attitude? Di mo ba dumating ang mensahero ng Diyos in a form of an angel? Ano sabi ng Diyos kay Maria through his messenger? Ano sabi ng Diyos? You will bear a son. Magkakaroon ka ng anak. At sino yung iyong dadalhin sa sinapupunan mo? Ano sabi? It will not come from a man that you know here on earth. But sabi, it will be coming by the Holy Spirit. Pero ano po ang sagot ni Maria kay angel nung oras at sandaling yun? Di ba sagot niya, how can that be? I don't know a man. Ganyan po ang tao pagka binigyan siya ng Diyos ng salita. Tandaan niyo po, if you need something from God, God will never give you that something, but He will give you His Word. Ulitin ko po. Pag meron kang hinihingi sa Diyos na bagay, hindi niya kaagad ibibigay yung bagay. Ang una niyang ibibigay sa iyo ay yung kanyang salita. Because God will operate through His Word to bring the things to come to pass. Hello? Kaya pag may hinihingi ka sa Diyos, hindi po kaagad yung pera hinihingi mo darating eh. Ang una munang ibibigay sa iyo ng Diyos ay ang kanyang pangako. At ang pangako po ng Diyos ang iyong pagtitiwalahan. Kaya si Maria, medyo nag-alinlangan. Para rin po sa kalagayan ni Sarah, na asawa ni Abraham, sabi ng Diyos kay Sarah, you will be a mother. Pero ano po ang paniwala ni Sarah? That is impossible. Tama po ba? Dahil ang sabi ni Sarah, she looked at her present circumstances and sabi ni Sarah, I am barren. Baog ako. Pangalawa, sabi ni Sarah, I am too old to bear a baby. Kaya nga po, ang isang hadlang sa pagtanggap ng pangako ng Diyos, if you look at your present circumstances, huwag ka po titingin sa iyong kasalukuyang kalagayan. Para maranasan mo ang pangako ng Diyos, do not look at your circumstances, but look to the promises of God. Ang iyong lamang po titignan na yung pangako ng Diyos, huwag po yung kasalukuyan nangyayari, dahil sisiguraduhin ko po sa inyo at nakatitiyak ako na lagi po ang kalagayan mo sa buhay ay taliwas sa pangako na sinasabi sa inyo ng Diyos. Amen. Kaya ating pansinin, si Pedro, nangyari po yung sinabi ng Panginoon. Tinakwil po niya ang Panginoon not only once, but he denied Jesus 3 times. And Peter lost every hope that he had in Jesus. Dahil nakita ni Pedro kung paano po si Jesus ubaran, laitin, babuyin. And Peter was expecting something from Jesus. Alam niyo, na-expect ni Peter kay Jesus. Hubarin na ni Jesus ang kanyang kapa, ang kanyang suot, at maging ala Superman. Yun ang inaabangan ni Pedro. Ang inaabangan ni Pedro habang si Jesus ay hawak-hawak ng Roman soldier, bigla siya mag-transform at matumba yung lahat ng lalabas pa lamang si Pedro, sasabihin, Panginoon, hindi kita iniwan. Narito ako, yung 11, iniwan ka. Pero nung makita niya na si Jesus, walang kalaban-laban at parang ibang-iba doon sa Jesus na nagpapakain ng 5,000. Ibang-iba doon sa Jesus na nakilala niya na lumalakad sa tubig. Jesus na bumuhay kay Lazarus mula sa mga patay. Jesus na pumigil at nagpahinto ng bagyo. Ibang-ibang Jesus ang nakita niya sa kamay ng mga Romano. Unti-unting nawala na ang tiwala niya doon sa Jesus na nakilala niya. And I believe every believer will go through that testing that Peter had experienced. There will be times na i-challenge ang pananampalataya natin dahil may mga times na naranasan natin ng Panginoon that He is responding to us supernaturally. Pero may mga panahon na darating sa ating buhay that we have been praying, we have been believing God, but God is not responding. But the challenge is this: will you also deny your faith if God is not answering? Hello? Ang iyong bang pananampalataya ay magiging kagaya ni Pedro na i-deny mo na rin na kilala mo si Jesus dahil hindi mo ngayon nararanasan? Madali po magtuloy-tuloy. Sabi ko nga po sa inyo, if you still
bear it in your mind that getting saved is so easy, but continually living saved, that is a challenge. Madali po maligtas, pero ang magtuloy-tuloy na ligtas, yun ang mabigat. Dahil habang tayo po ay nagtutuloy sa buhay na ito, maraming pagsubok, maraming tukso. Pero matatapos ba natin gaya ni Pablo at masasabi rin kaya natin ang kanyang sinabi, I have fought the good fight. I have kept the faith and I have finished the race. So doon po sa statement na yun ni Pablo maliwanag that it's not only about finishing the race. I believe many will finish the race, but the question is, did they keep the faith when they finished the race? Ano bang ibig sabihin po ng keeping the faith? Natapos mo nga ang iyong takbuhin, pero habang tinatapos mo, tinapos ang iyong takbuhin, ikaw ba'y nagpatuloy na maalam sa paglilingkod sa Diyos? Ikaw ba'y nagpatuloy na ang pag-ibig mo at debosyon sa Diyos ay kagaya pa rin nung ikaw'y nagsimula? Let us be reminded that in the book of Revelation, there is a church there that is being rebuked by God. Ano po yung simbahan? Ang sabi niya, you have forgotten your first love. Hello? Nakawala na yung inyong unang pag-ibig. And that's the kind of churches that we have today. Maaalam dahil maraming mga blessing na nangyayari. But there will be times in our life na parang walang blessing. But can you still worship with the same intensity that you worship Him when you have something in your hands? Ganun pa rin ba yung lalim ng pagsamba kung wala ng biyaya sa iyong kamay? Madali po sumamba pag punong-puno ka ng biyaya. Tama po ba? Madaling sumimba pag punong-puno ka ng biyaya. Pero pagka ang biyaya ay parang hindi dumarating sa iyo, nandun pa rin ba ang iyong excitement sa pagdalo sa gawain ng Lord? Ganun pa rin ba kaalab ang iyong pagdibusyon sa Panginoon gaya nung ikaw ay punong-puno? Daraan po ang mga mananampalataya sa ganun. Dumaraan po tayo doon. And it's healthy dahil yung po ang nagbibigay sa atin ng tibay, lakas at tatag. E makikita po natin doon sa puntong yon, the disciples lose their hope, nawalan po sila ng pag-asa. Kaya doon sa Acts chapter 1, nagkaroon ng bagong mood, nagkaroon ng mood shift. Bakit? Dahil bumalik ang Panginoong Jesus, just like what He said, I will be back. Hey, imagine now the emotion. The emotion now is high. Bakit po? Dahil now the confidence is back again. Dahil nakita nila na buhay nga ang kanilang Panginoon. So doble ngayon ang tapang nila. Doble ngayon ang seriousness nila. Pero minsan yung seriousness na yun nagamit po sa iba. Kaya sa Acts chapter 1, ito ang tanong ng mga alagad, will you restore the kingdom of Israel? Pero ano pong ginawa ng Panginoon sa Acts chapter 1? Ang sagot ni Jesus, it is not for you to know when it would be restored. Bakit po sinabi ng Panginoon yun? Kasi ang tinatanong ng mga alagad, in their mind, buhay ka na, pwede na tayo magrevolusyon. Kailan ba natin kukunin ang gobyerno ng Roma? Pero ano sabi ng Panginoon, it is not for you to know. Meaning to say, ang sabi ng Panginoon sa kanila, this is not my mission. My mission is not to take over the government of Rome because my mission is higher than the government here on earth because I'm establishing a government not by the people but by the God who created the people. Hello? Hindi po kasi ang kingdom na itinatayo ni Jesus ay kaharian ng tao. Ang ano po ang kanyang mission? Kaharian ng kanyang Ama. Kaya ating pansinin, dito po nag-ugat ang lahat sa Acts chapter 1. Dahil nung magkita-kita muli si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, ano ang payo ng Panginoon sa kanila? Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, pinangako ng Panginoon ang pagdating ng banal na Espiritu. Tama po ba? But in Acts chapter 1 verse 8, there is a purpose why God would give them power through the Holy Ghost. Sabi nga ni Spider-Man, this is not biblical, but principle, there is a connection. Ang sabi ni Spider-Man, ang sabi niya ay, when you have been given with power, power comes with a great responsibility. Hello?
Pag binigyan ka ng kakaibang kapangyarihan, ang kapangyarihan yun ay may kalakip din na responsibilidad. Amen? So, God will never give you power with for no reason. Andaan niyo po, prosperity, the real meaning of prosperity is not just to make you rich. But God, the prosperity power of God wants, why God wants to give us, empower us with His prosperity is this. He wants us to be prosperous through Him so that we can help humanity. Hello? Kaya tayo pagpapalain ng Diyos, hindi po para sa ating sarili upang tayo po'y makatulong sa kabutihan ng kapwa nating tao. Amen? Kaya ka pinagpapala, kaya ka this is my mindset. God is blessing me with healthy body, healthy life, prosperous life, because so that I can preach more and do more what God expects me to do. Eh, wag mong iisipin na kaya ka binibigyan ng malakas na katawan para lamang sa iyong asawa. That's part of the job, but the main reason kung bakit ka malusog at malakas is so that you can expand and extend the kingdom of God. Hello? Hindi lamang po yan para sa iyo, kaya ka pinalalakas, kaya ka rin binagpapala ng Diyos. Don't ever think that the blessing that God is giving to you is just for you. Amen? The blessing that God is giving for you is also for His kingdom. Kaya ang ating unawain at ating pansinin, sabi sa Acts chapter 1 verse 8, I will give you the Holy Spirit. And what is the purpose of the Holy Spirit according to Jesus? Sabi, it will give you power. Bibigyan ka nito ng kapangyarihan. Para saan yung kapangyarihan na yon na ibibigay ng Panginoon through the Holy Spirit pag ito'y dumating? Sabi ni Jesus, this is the mission. Ang sabi ng Panginoon, that you will be a witnesses. Upang kayo ay magkaroon ng patotoo. Remember this, you are a bad or a weak witness without the power. Mahina kang patotoo kung walang kapangyarihan. You will only be effective witness if you will experience the power. Kaya nga po ako ay iba ang pananaw ko sa pagsubok. If I experience problem, I always see it as a chance for me to experience the power. Dahil pag naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos, pag itinestify ko po ito, pag ipinatotoo ko po ito, may sipa. Why? Because it comes with an experience. Hello? Amen? Eh, sabi po rito, you shall be witnesses for Jesus. Saan daw po sila magpapatotoo? Jerusalem, that is the nation where they were. Now, Samaria, Judea, sinabi po dyan, Samaria. And not only that, ang sabi po ng Panginoon, uttermost parts of the earth. Meaning to say, the early churches has a world vision. Ang unang simbahan ay nakatingin sa mundo. Hello? Kaya nga po mga kapatid at mga minamahal, if a church doesn't have a world vision, I am thinking twice if that is really a church. Hello? Dahil ang simbahan ng Panginoon ay nakatingin sa buong mundo na makakilala at makarinig sa Panginoon. Kaya nga po sa iba't ibang paraan, ginagawa po natin ang lahat para mangyari yung world vision na yun. I'm glad to announce to you today that we are in the World Wide Web. Meron na po tayong website ngayon. And now it can impact the world. Hello? Amen? Yung po dahilan kung bakit po aking trinabaho, aming pinilit na matayo ang website. Why? Because we are not just thinking locally. We are thinking internationally. Hello? Amen? Hindi po dapat tayong mahadlangan na maliit lamang ang simbahan dahil narito lamang sa apat na sulok ng gusali ito. No. Though we are staying in a small place, but we or our minds cannot be limited because we are serving an unlimited God. Amen? Kaya sabi po ng Panginoon sa chapter 1 verse 8, ano raw po, saan daw sila maglilingkod? Saan gagawin yung kanilang pagbabahagi ng patotoo kay Kristo? Jerusalem,
Judea, Samaria, and the uttermost parts of the world. Pero pag binasa mo po yan, how will God do that? Paano po gagawin ng Diyos na mautusan ang mga Israelita, ang mga disipulo, mga alagad, ang mga mananampalataya in the early days para po i-fulfill yung mandate na yun? How does God think? I want to know. Paano po ang Diyos mag-isip kung paano niya isasagawa ang kanyang plano na may pangaral ang ebanghelyo sa iba't ibang uri ng lahi at tao sa ibabaw ng daigdig? And I found and realized na totoo ang sinabi ng salita ng Diyos kay Isaiah that my ways are not your ways, my plans are not your plans, and my thoughts are higher than your thoughts as far as the heaven as the earth. Na iba pala nga mag-isip ang Diyos. Paano niya naisip na mangyari itong pangaral na salita ng Diyos? Did you know that God's plan in order to fulfill this mission is through trials? Na ang paraan pala ng Diyos para mangyari ito'y pagsubok ang kanyang gagamitin? Paano pagsubok? You might be asking. Now we go back to James 1. Sabi sa James chapter 1, nasaan ang mga alagaan, nasaan ang mga mananampalataya during those times? They were now scattered abroad. Kaya babalik tayo doon sa kanina, the Roman government, still the ruling government during those times. And they don't believe na si Jesus ay mabubuhay mula sa mga patay. And it was being shown, pinakita po yung ebidensya na hindi naniniwala. How? Di po ba yung libingan ni Jesus pinagwardyahan pa? Pinalagyan pa yon ng mga Romano na magbabantay para siguraduhin na hindi nanakawin ang bangkay. Pero isang gabi, isang madaling araw ng Linggo, ano ang kwento ng Biblia? Yumanig ang daigdig, ang lupa, bumaba ang anghel ng Diyos. Ano nangyari doon sa mga gwardiya? Nagtatakbo po yun, natakot. At nakita po nila, nasaksiya nila na talagang si Jesus ay nabuhay. Pero paano po nabago ang patutong yun? Di po ba sabi ng Biblia, binigyan ng pera yung mga gwardiya para huwag magsalita. Brinayad po. Binayaran para huwag nang ikwento, para ma-prevent ang pagkalat ng balita dahil malaking problema, malaki yung moral na ibubus sa pananaw ng Roman government pag narinig nilang buhay nga si Jesus. So, they tried everything para i-control yung balita ngayon by bribing, by money, para patahimikin po yung mga Romano. Pero nakita po nila na hindi mapigil ang mga alaga because now they are being moved with power. Remember this, if the power of God move in your life, no power here on earth can stop you because it is now the power of God working. Hello? Pag ginamit na ng Diyos ang iyong buhay at ang kapangyarihan na ng Diyos ang kumikilos, walang taong pwedeng bumangga sa iyo. Dahil ang kapangyarihan na ng Diyos ang gumagamit at dumadaloy sa iyong buhay. Ngayon, nung panahon yon, the Roman government tried to do everything. Kaya nung panahon ni Santiago, I believe na si Nero na po ang emperor during those times. Grabe po si Nero. Pinapapatay niya mga Kristiyano. In fact, sabi ko sa inyo, this is also the emperor during the time of Paul, na dahil wala pa pong electricity nung panahon, one of the messages of the Christian is, we are the light of the world. Kaya para iinsultuhin ng mga Kristiyano, kayo pala liwanag, hindi paggabi, hindi pagsisindihan yan para may liwanag nga. Kaya silang ginagawang poste sa streets of Rome nung panahon yun, ng mga nahuhuling Kristiyano. In fact, si Pablo po yung isa sa mga persecutor nung araw. If you know the story of Paul, tama po ba? Siya kinuha ng government ng Rome para ituro kung nasan ang mga Hudyo na mga nangangaral tungkol kanino? Kay Jesus. Now, ang dami po namamatay. Kaya nga po, Christian faith is about martyrdom. It's about being martyrs. Yung po, this is our faith. Ito po ay binuo ng mga martir. At sila po yung pinapersecute, pinapatay sila. Did you also know, if my history recollection is still correct, did you know that the last apostle, the last of the 12 na namatay is John?
Si John ang huling-huling apostol, kaya nga po siya tinatawag ng mga Bible scholar the last era of the apostolic days. Kaya tinawag na last era of apostolic days because the first apostle, first class apostle na namatay ay si John. Alam niyo po ba kung paano namatay si John? Nagkumuha po ng isang malaking parang kawa o palayok. At nilagyan po yun ng mga ng kumukulong mantika. Doon po siya nilagay. Deep fry si John. Akala ko po fried chicken lamang ang dinideep fry. Hello? Pero itong mga fathers natin sa pananampalataya, they suffered persecution that you could never imagine that they have been through today. Hello? Pero ginawa po nila ito for a cause. Para kanino po ito? Para ito kay Jesus. Amen? Kaya nga po, I was asking the Lord, Lord, one day I was asking God, I was in prayer and I said, Lord, how come hindi po namin nararanasan yung mga kapangyarihan nung araw na pinaranas mo sa Book of Acts? Alam niyo, sagot niya sa akin, because those people in those times, they are really martyrs for me. They do not love themselves. They love me more than themselves. Mas mahal nila ako kaysa sa kanilang sarili. And they showed it by demonstrating na kahit sila'y mamatay, okay lamang, basta aming maipakita ang pagmamahal sa Diyos. And God said to me, but in your time, my people today love themselves more than me. And I said, God, is that true? It's true, son. Why? Tingnan mo ang tao sa panahon mo ngayon. Mas mahal nila ang sarili kaysa sa akin. Kaya kalain mo ngayon na ipagpapalit nila ang Linggo para sa ibang bagay. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw nakausap ngayon. Hello? Kalain mo na ipagpapalit nila ako para lamang sa kanilang outing, sa kanilang mga date? And they are asking me for power? And yet they have not proven to me that I'm number one in their hearts. Hello? Yun pala ang isang sikreto kung bakit makapangyarihan ng early church. Because they love God more than themselves. And the weakness of the modern church is that modern church love themselves more than God. Hello? The modern church has money to spend for themselves, but no money for the mission for God. May budget ang modern church pampaganda ng sarili, pero sa gawain ng Diyos, walang maibigay. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yun? Hello? I like if the anointing come to you, there's boldness. Ano po? Pag nandiyan ang anointing, nagkakaroon ka ng tapang. That you are now saying things which you cannot say pag bumaba ka rito. Hello? Amen? Kaya mapapansin po natin, totoo nga, kaya hindi natin maranasan. Pero the Lord said to me, but son, there will be coming a days when the church will come to life. Pero para po mangyari yun, papasok ang simbahan sa persecution. And it's coming now. Hello? Upang mapatunayan, masino ba nga talaga mahalaga? Is God more valuable now to us? Or ourselves. Kaya pansinin po natin nung panahon yun, I believe na nung panahon ni James, pinepersecute sila. I know that they have been praying to God, Lord, stop this persecution. Naniniwala ba kayo? Panginoon, gawan mo naman po ng paraan, matigil na ang pagpatay sa aming mga kapatid. Pero yun yung mga panahon, kung ilalagay mo ang mga sarili mo, napakahirap ano. May Diyos nga kaya, bakit hindi tayo dinidinig ng Diyos? Alam niyo po, doon ko napagtanto ang ganito, there are times that God is not answering your prayers because God is up to something better than what you are thinking. Think about this. Kung sinagot ng Diyos ang panalangin nila na itigil na ang persecution, did you know that the gospel will not come to us today? Pero dahil sa persecution na tiniis ng Diyos, hindi sila tinggin, hindi gawa ng Diyos ng paraan, ano nangyari sa mga Kristiyano noong panahon noon? Nangalat. Na-push sila ngayon, naobliga sila ngayon na magpuntahan sa iba't ibang lugar. Amen?
Naghiwa-hiwalay sila. Dati ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Gusto nilang magkakasama, pero dahil wala na, no choice, naghiwa-hiwalay. And napunta ngayon sila sa iba't ibang bahagi na ng mundo. And they spread. And now they are preaching the gospel. Nangyari po ang kalooban ng Diyos. May mga panahon sa buhay natin, marahil di natin maintindihan kung bakit naghihirap, naghihirap ka ngayon. Alam nyo, wala rin po yung pinagkaiba kay Jose. Kayo ba'y naniniwala na kung si Jose hindi na ipakulong, hindi pinagbili ng kanyang mga kapatid, hindi siya makakarating sa Egypto? Amen? At present, di mo maiintindihan yung nangyayari because you're just, your sight is so limited. You can only see what's happening at the moment. Pero ang ginawa po ni Jose kakaiba, nagtiwala siya sa Diyos kahit masama ang nangyayari. Hello? Kaya ako'y naniniwala na may mga kapatid tayo, may mga Kristiyano na ang istorya. Hindi niya maintindihan kung ba't siya may problema. Pero isang araw sa isang counseling, sabi ko to sa isang kapatid, sabi ko, tingnan mo, nung araw hindi mo maintindihan kung ba't kayo naghihirap, hindi mo maintindihan kung bakit kayo na-bankrupt, ba't kayo nagkagulo. Eh ngayon, ano nangyari? Sabi niya, oo nga po, pastor, hindi kami naghirap. Hindi ako hindi ako sanay mawalay sa aking pamilya. Pero dahil nagkaroon kami ng krisis, naobliga ako ngayon mag-abroad hanggang makarating ako sa ibang bansa. At ngayon, ako ngayon ay maunlad na maunladan. See? Kung hindi ka nagkaroon ng problema sa pinansyal, sa pamilya mo, sa tingin mo makakapag-abroad ka ba? May mga ganong story. Pero nagtagumpay sila sa abroad. Ano ang naging dahilan kung bakit sila ngayon pinagpala doon sa lugar na yun? Is it correct that the tools that has been used are problems? Hello? Kaya huwag ka pong mawawala ng pag-asa kung dumaraan ka ngayon ng pagsubok. Remember the words of James. And sabi niya, when you're passing through trials, count it all joy. Hello? Bakit po? Dahil merong magandang balak sa iyo ang Panginoon. Amen? Dahil tandaan mo mga kapatid at mga minamahal, may balak po sa iyo ang Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, and I believe we have to end the message today here in Romans 8:28. Ano po ang sabi ng Panginoon through the mouth of Paul? He said, for all things work together for good to them that love the Lord. Sinabi po dyan is all things. Meaning to say, pag sabi all things, good or bad, mabuti man o masama ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Mahirap po nawain, ano? Paano magiging para sa kabutihan ng Diyos na ngayon may sakit ang aking tatay, ang aking ina? Now, if your sight is limited, you will allow depression. Kaya nga po, huwag mong ititingin ang iyong paningin sa present circumstances. What is the advice of the Bible? Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hello? Dahil magtumingin ka sa iyong sitwasyon, you are just allowing a door to be open for depression in your life. Patay na nanay. No, you're stopping your work. Pero pag tinignan mo na may magandang balak ang Diyos kung bakit ito nangyari, you might not know. Kaya pala pinangyari ng Diyos sa iyo, kamatayan ng iyong tatay, though hindi po magandang pangyari yun. But there's a good out of it. Can you trust God that He can make a gold out of a dust? Kaya mo bang pagtiwalaan ng Diyos sa kahit ang putik ay kaya niyang gawing ginto? Hello? Kaya pwedeng gawin ng Diyos yun. May mga istorya na kaya pala pinangyari yun ng Diyos. Dahil at the end of the day, God is looking for a bigger thing. Gusto niya na magkaayos sa isang pamilya. Gusto niya na maging close sa magkakapatid. Pero at the moment, you cannot understand that. Pero you will just allow depression. You will just allow the devil to oppress you if you just allow to be limited on your present circumstances, to view your present circumstances. At napakahalaga po na lagi ka nakatingin ay sa pangakot salita ng Diyos. Dahil nais kong ipaunawa sa iyo, dahil ang sinabi ng Diyos, all things work together for your good. Lahat na nangyayari sa iyo, masama o mabuti, it's for your good. Minsan kaya pinahintulutan pala ng Diyos na malugi ka sa iyong negosyo kasi nakikita ng Diyos na humaling ka na nun, eh kapalit na pala nun na iyong kaluluwa. Alam ng Diyos sa dulo nun, pag hindi ka napigilan, backslide ka.
Di ba kay gandang pag-usapan na nasa langit ka at i-rewind ng Diyos yung video, kung may video doon, ano? Sabi, manood ka, anak. Kung hindi ko pinahintulutan na malugi ka, nasa impyerno ka na. Hello? Pero dahil pinigilan kita, napapunta ka sa church. Nagbalik loob ka. Kaya ngayon, nasa langit ka. Ngayon, tatanungin kita. Mas gugustuhin mo pa bang nagtuloy-tuloy ka doon sa negosyo pero nung namatay kay impyerno o napigilan ka doon sa negosyo yun pero nung namatay kay na kay Kristo? Ay, gusto niyo sa impyerno? Hindi kayo sumagot eh. Hello? Parang mas gusto ninyo, di ba alin na pastor, mapa-impyerno? Basta maganda buhay sa lupa. Oh. Hello? Gusto ko po ipaunawa sa inyo, mas maganda nag-iintay na buhay sa kabila. It's a perfect life. Amen. It's a perfect life. Amen. Kaya nga po mga kapatid, bilang pagwawakas at pagtatapos, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. There is also a beauty in your trials and in your problems. May magandang dala rin po. Dala po yan sa inyong buhay. Kala mo eh, pangit ang dala niyan, pero at the end of the day, if you would just trust that God has a better plan for you, that your future is secure in the hands of God, maganda po nangyayari. Amen? Let us all bow down our heads and let us pray. Nakila at makapangyarihang Diyos, Lord, salamat po sa pagkakataong muli na ibinigay mo po sa amin. Na marinig namin ang iyong salita at makapangusap ka ngayong araw na ito sa aming mga buhay. Lord, thank you, Lord, for the revelation, Lord, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you for letting us know and understand what is going on in our lives. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang mga kapatid ko. At hayaan mo sila'y maging matatag. Kung meron man sa kanila na ngayon ay dumaraan sa mga pagsubok, Lord, I believe this word is for them today. At tulungan mo po sila na magkaroon sila ng pag-asa at lakas sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng mahininga nagsabi na. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Salamat po sa Panginoon muli sa napakabilis po talaga ng oras. Ano po mga kapatid, mga kaibigan at mga taga-subaybay sa programa at palatuntunan ito. At gaya po ng aking dalangin nung tayo po yung nagpasimula, nawa po kayo ay napagpala sa inyong mga napakinggan na mensahe. At kung kayo po ay napagpala ng mensaheng inyong napakinggan sa araw na ito, ay mangyari lamang po na kung kayo po ay may pagkakataon at hindi naman po magiging kaabalahan sa inyo, ay makatutulong po sa ministeryong ito ng ang biyaya ng Diyos Radio Ministry ang inyo pong mga patutuo. Kaya kung kayo po ay may email, ano po, ako lamang po ay sulatan ninyo sa akin pong email address. Just give me your testimony kung how this ministry is being a blessing to you. And you can write to me at dexterdurante@gmail.com. Ulitin ko po, pwede niyo po ako sulatan para po sa inyong mga testimony kung paano po nagiging gamit sa inyo ang programa at palatuntunan ito sa dexterdurante@gmail.com. So ang spelling po, DexterDurante. Ano po, wala po siyang space, all in small letters, at gmail.com. Amen. So salamat po muli at napakabilis po ng ating oras. Tapos na naman po ang isang oras na ating pagsasama-sama sa Himpapawid. At ako po'y umaasa at patuloy na nananalig na sa susunod pong pagkakataon ng pangaral ng Diyos, nariyan pa rin po kayo para makinig sa programa at palatuntunan ito. Ang palatuntunan pong ito, ang biyaya ng Diyos Radio Ministry, po si Brother Dexter Durante, ay mapapakinggan niyo po sa himpilang ito ng DWAD, 1098 AM band. Sa tuwing Sabado po, alas 10 po tayo ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At tuwing Linggo naman po, ay mapapakinggan niyo po ang ating broadcast muli. Dito pa rin po, the same station. Ano po? At ito naman po ay mapapakinggan sa umaga ng araw ng Linggo, ba from 7 o'clock in the morning hanggang alas 8 po ng umaga. Muli, ako po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo at hanggang sa susunod po nating pagsasayim papawid ng mensahe ng Diyos,
ang mensahe ng grasya ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang dalangin ko po sa inyo, kayo'y maging maunlad at pinagpala sa inyong pakikipag-ibigan sa ating pong Panginoong Jesucristo. God bless you and have a blessed and wonderful day ahead of you. Bye-bye and see you again sa ating pong mga susunod na programa. God bless you everyone. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are